Norman, part ka ba ng isang indigenous group? Yes or no? Yes. Yes. Ano yung course mo ng college? Course po? Course, of course. Bachelor of Arts in Behavioral Sciences. Behavioral Sciences. Ang tanong! Tama ba na ikaw ang first choice ni Rachel? Moment na yan dahil yan ihatid sa atin ng Lazada Mid-Year Bounce Back Sale! Mga Dapper Cats, ngayon pa lang, nako, i-check nyo na yung Lazada para sa mga bet ninyong bilhin dahil simula midnight ng July 15. Bukas yan, mga Dapper Cats. Makaka-discount kayo sa pinakamalaking bounce back sale ng Lazada. One day lang yan, bukas, ha? Yun na nga sinasabi kasi discounted na sales na yan. Kahit anong item, naka-discount yan. Libre, ano pa, libre pang paghatid. Yung shipping yan, libre. Yes, libre. Kahit magkano ang bilin mo, dadating sa bahay mo, libre. Walang bayad. Ma-enjoy nyo pa ang biggest deals mula sa biggest brands ng Lazada. Kaya ngayon pa lang, mga Dapper Cats, mag-add to cart na kayo. I-add to cart nyo na lahat ng mga gusto ninyong bilhin. Tapos bukas kayo mag-check out. Yan, yan ang Lazada. Bounce back sa Lazada! Oh, ha? Ganon. Ah, Norman, nandito ka pala. Masiyahin to si Norman, eh. Oo. Norman, saan ka... Anong indigenous group mo? Ako po ay kabilang sa tribong Aita Mag-Anchi ng Porak. Ay, mga Aita. Mag-Anchi. Porak po. Porak, Pampanga. Sa may Pinatubo. Mga Aitas, gano'n. Opo. Sila yung ano eh, yung nung pumutok yung Pinatubo, sila yung una-una kong tinamaan na lugar eh. Tapos, ikaw naman ay scholar nung college. Opo. Paano ka naging scholar? Lahat po ng estudyante ng UP ay scholar. So, scholar ng bayan po. Oh. Subsidized po ng government yung aming tuition fee. UP ka? Opo. Utaray! Talaga? Mm. Oh, yun oh. Oh. Oh, kaya naman diba? Pala, ang kanyang ngiti hanggang tenga. Oo. Kailan ka gumraduate, Norman? 2017, June 21. Tapos, paano ka napunta dito para mag-aral dito sa Manila? To cut the story short, nagtatrabaho na po ako dati sa call center. To 2008. Tapos, yung routine ng trabaho is paulit-ulit lang. And then I wanted to get promoted, however, hindi siya ganun kadali kasi you need to have a degree holder ka. Mm-hmm. So wala pa ako nun dati. So sabi ko, I decided to pray na sabi ko, Lord, I wanted to go to school. So that's the time na yun. Galing, no? I had the chance to go to school again and a few people who would like to help. So yun, nakapasok po ako. So, by the way, charing. Ang galing mag-English. Kasi nga call center. Oo. Oh, bago yes, ka mag-call center, naka-graduate ka na rin. Graduate po ako ng high school 2004. Pero pinadala po ako ng tatay ko sa Manila sa may Bangkal, Makati to work as a delivery personnel dun sa isang computer shop. Sa, ay, no, not computer shop. Frame shop. Yun, nakalimutan mo, di ba? Frame shop sa Makati. Oh. So, nag-working student ako for 2 years and a half. Trabaho ng 8 to 5. Pagtapos, aral ako ng 6 to 10. That is for computer technician na course. 2-year course. So, nung matapos ko yun, saka ako bumalik ng Pampanga uli. And then, call center na nun. So, yung family mo is nasa Pampanga? Yes, nasa Pampanga po na. Bakit kinailangan mong, bakit kinailangan ipadala ka ng tatay mo sa... Because that time, wala pong, hindi po kaya ng family ko to support me to go to school. So I have to, you know, work on my own to go Ilan to pa kayo magkakapatid? Pito po. Lahat kayo nag-aaral? Nakapag-aral naman po halos lahat. Mm-hmm. Hanggang high school nga lang po yung mga sumunod sa akin. Pero ikaw gusto mong ituloy kasi ng yes, college. Po. It's a personal will ko po talaga na gustong makapagtapos. Kagaya nun, ikaw nagtuloy ka ng pag-aaral. Nung kayo, ano ba yung kulturang ginagawa ninyo lalo sa Aita? Yung ano kinalakihan mong kultura? Sa yung kinalakihan ko po talaga ay sa bundok. Nung pumutok po kasi yung bulkan, lumipat kami ng Kalinga, Apayao.
sa may norte. So nakakaintindi ako na mag-Ilocano ng konti. So naging yung experience ko naging diverse siya. Tapos a few years din, mayroong isang Koreano na gustong magpaaral ng mga bata. Dinala naman kami doon sa Koreano. So marunong ka rin mag-Korean? Ay, hindi na ako marunong pero kahit pa paano na konti lang. Ayong, oo. Talagang nagpursige ka na na mag-aral. Yes po. Bakit? Well, siguro yung turning point ko nung for college talaga, yung UP talaga is that... Ayun. Yun. Yung kinuha ko yung experience naming mga katutubo, it's about our collective experience na maraming nagpupunta sa amin na mga ibang tao from the, sabi natin universities or from foreign. Gusto nilang sumulat ng libro, nagre-research sila sa amin. Pero at the end of the day, wala. Andun lang kami sa bundok. So, nung tinanong ako sa UP, sabi niya, bakit ka namin kailangan tanggapin sa program na ito? Ang sagot ko po nun is, na nare-recognize kami sa mga textbook like elementary, high school, and even sa college. But kung titingnan mo, wala, nasa bundok pa rin kami. Wala pa rin yung pagkilala. Bakit kailangan pa rin namin patunayan yung aming sarili sa pagmamayari namin sa mga lupa ininuno namin? Mm-hmm. Laging tinatanong, asan yung titulo nyo? Correct. Okay? Uh-huh. So, ang yun po yung finocus ko na sagot. Sabi ko, kung kailangan kong aralin yung sarili kong kultura para balang araw is marinig yung boses naming mga katutubo na hindi, kadalasan hindi kami naririnig ng gusto. E gagawin ko. Kumbaga, it's my, para hindi lang to para sa akin na boses, kundi para na rin sa doon sa mga katutubong komunidad ng Pilipinas na rin po. Ayun. Kaya ang kinuha mo ay behavioral science. Oh. Well, at first, hindi ko alam yung behavioral sciences. But kami din, hindi namin alam. Paka-explain. Narinig din ang namin yan sa iyo. Opo, behavioral sciences is about a multidisciplinary course. It's anthropology, sociology, and psychology at the same time. So it's about you giving more perspective on understanding yung behavior ng tao. Para mas maging flexible ka kung sino man yung tao ang kaharap mo. Kasi hindi natin pwedeng gamitin psychology alone in understanding yung what people think and yung behavior niya. You have to consider yung culture at saka yung kanyang sa pagpapalaki sa kanya sa society. So all in all, that makes, you know, understanding behavioral sciences. Galing. Ano sabi? Ano, Jose, parang manghang-mangha ka. Opo, sige. Kasi siya... Nakita ko yung tingin mo eh, parang hindi ka makapaniwala. Opo, sige. Kakagaya ko nga ako eh. Dati pinipilit ako mag-aral. Ayoko mag-aral. Pero sa kagayalan, alam natin, mahirap mag-aral. Gumagawa siya ng paraan. At nakarating siya ngayon kung nasaan siya. Mm-mm. Ang pinakamalupit nun, yun na nga, gusto niyang ipamahagi. Yung pag-aaral niya hindi para sa kanya. Mm-hmm. Para mas maintindihan pa ng ibang tao at yung mga kasama niya. Correct. Ang galing mo. Itumba na natin? Wag, magaling eh. Huwag may itutumba. Puna pa lang. Makikinabangan natin. Pero Norman, sabi mo yung mga understanding sa mga behavior ng tao. Nung bang unang dumating ka dito, medyo na culture shock ka ba? Ano ba yung pinakamatinding adjustment? Actually, mas na-appreciate ko yung buhay dito sa Manila during so, that time. Baliktad, na-appreciate baliktad. Mo. Oo. Kasi po, so most of the time yung tampulan ng tawanan, asaran is nasa amin. I, you know, some of the few words that they say na lalo na paghapon, ayun na kanya lumulutang yung damit. No? But to me, I mean, if you're going to ask me now, that's already, kumbaga, that's my past. And I'm, na wala na sa akin yun. Hindi, when sino nagsabi sa'yo nun? yun ay tumba natin. Okay, but nung pumunta ako sa Manila, when people ask me, ano ka ba? Pag sinabi ko katutubo, they were like more, parang interesante silang malaman kung taga saan ako, kung ano yung, kung paano yung salita namin. But yung, gusto nila talagang malaman kung ano pa ako. So sabi ko, uy, ba't parang iba to? Sa amin, parang minsan, parang ang tingin sa amin is parang lesser of an individual, pero bakit dito parang na-appreciate pa ako? So that's when I realized na, uy, sabi ko mas okay dito. So yun nga, adjustment-wise, hindi po naging mahirap sa akin kasi nga tanggap ako ng mga tao sa akin paligid. Speaking of yung, yun nga, parang interesting yung ano, anong ibon ba yung tinatawag mo kanina? Yun po is, ang tawag namin is kukulok. We name the birds based on their sounds. And that is actually, hindi naman siya endangered species. It's very common sa amin. Ang kasing laki niya ay kalapate and it's color brown. Paano pag si Big Bird ang tatawagin? Naku, laki mo. Kailangan mo nun. Lambat ang kailangan mo nun. Hindi, pag nahuli niyo, ano nang ginagawa niyo? Everything that we caught in the mountain is actually for food. Hindi siya for pet.
Ah, okay. So okay it's part of, you know, reliving yung traditional practices. Mm. Hindi pwede masasabi mo nakatutubo ka but you don't do the practice, yeah. No. Ayan. You have to do it. Speaking of practice, nag-practice ka ba kanina nung ano? Hindi. Meron ka ba bang mga practices na ginagawa mo doon dati sa lugar ninyo na ginagawa mo pa rin hanggang ngayon? Hindi, wala po. Parang wala. Kasi, I mean, I only do it when, kapag nandun ako. Hindi ko naman siya pwedeng dalhin sa lowland kasi wala naman, yung settings iba eh. Ano ba ang salita ng mga Aita? When you say Aita po, bossing, meron po tayo ng taga Sambales, which is Sambal. Sa Bataan, meron tayong Ambala. Mm-hmm. Sa Pastolan, Ambala din. Tapos sa Porac alone, meron siyang dalawa, Mag-Indi and Mag-Anchi. Tapos meron din tayong Abulin sa Tarlac. Galing. That is Region 3 alone lang po. Oh. Regional din, ano? Opo. Iba-iba rin yan sila. Region 3 pa lang yun, ha? Opo. Galing. Iba-iba salita. Ano sa inyo yung magandang tanghali? Oh, pwede bang, sabihin mo. Mahampataalo. Magandang araw. Anong salita yan? Mac and cheese? Mac and cheese? Hindi. Anong region san yung sa mga binanggit mo kanina sa ang salita yon? Yung sa akin po is Mag-Anchi. Mag-Anchi. Sa Tripo, Pampanga yon. Porac. Okay, salamat Norman. Thank you.